change the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator who is blessed forever. Amen. For this cause God gave them up unto wild affections, for even their woman did change the natural use into that which is against nature. Pag plural po, women. Okay. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error which was meet. Even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient. Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers. Backbiters, haters of God, despiteful, proud boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. Without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful. Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have measure in them that do. Okay, ulitin ko na lang po yung ayan. 18 na lang, sabi dyan, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pong mga magturo sa amin, especially sa panahon ngayon kung saan, Panginoon, grabe yung atake ng salibutan, ng demonyo sa inyong katotohanan, sa inyong mga bagay na napakaganda naman. Inaatake po ng kalaban. Napaka-grabe po, Lord, dahil especially yung iba, Panginoon, na hindi pa handa. Minsan hindi pa maintindihan yung mga bagay-bagay, pero sila ay na-abuse na at nabibiktima, Panginoon, kami ng marami kasi nungalingan na lantad, Panginoon, sa aming lipunan. So I pray, gabayin yung bawat isa sa aking pag-aaral ngayon, even sa mga makikinig dito, Lord, sa recording. I pray na kayo magpala sa sermon ngayong maga. Kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako muna po. Good morning sa lahat. Morning. Title po nito is Shame in Self-Deception. Shame in self-deception, sa Tagalog, ang kahihiyan ng pag niloloko mo yung sarili mo. Okay, self-deception. So as promised, ito yung ano kasi nga mga nakaraan linggo, di ba? Meron namang loko-lokong nasa media, pinalilalantaran na may Miss Universe pa. Ano mo nanalo doon? Bakla, hindi. Totoo. Ganun na ngayon eh, kailangan mong tanongin eh. So kaya ang medyo focus tayo kay Vice Pangit, kaya ang subtitle nito, The Vice Pangit Blunder Exposed. Okay? The Vice Pangit Blunder Exposed. So sabi blunder, yan po yung embarrassing mistake, alam na ng mga anak ko yan, diba? Sa chest daw, mali yung move mo, sabog ka. Kain yung queen, mga ganun. And then, i-expose natin, sabihin, paano din nagayahin at apply po natin to. Iba lang ko, din mo lang ang bakla dito, tomboy, sana, no? Wala naman. Kasi alam nyo na yan, yan ay galitan Diyos dyan. Amen? Amen. Reprobate tawag dyan. Ang babae kang pinanganak, babae ka, huwag ka na magtanong. Amen. Kaya agab eh, napuhit na naman ako kasi eh. Pero magandang tool yung ano, ChatGPT. Pero again, dapat marunong ako gumamit kasi yung robot yan eh. Pero pinipilit kong makakuha ng maayos sa sagot. Siyempre, pag talagang dito sa topic na to, ano eh, parang nang ano eh, finid na kasi sila ng maling information. So, siyempre, ano gagawin ng robot? Di, uulitin lang nila yon. Okay, kaya mga bakla, tomboy, galit ang Diyos dyan, ha? At kahit ano masabihin ng mga sa kumpanya namin, ganun yun. Pinapaboran pa sila. Okay, so normal lang daw yun. So, isa sa mga topic natin ngayon, pero actually, apply din natin sa sarili natin. Obviously,
hindi tayo reprobate, pero may mga bagay kasi na applicable din. Kaya ulitin ko, title, shame and self-deception. Huwag niyong loko yung sarili nyo. Kaya makikita natin ibang bagay dito applicable actually kahit sa mga Kristiyano. And definitely, sa lahat ng tao. So, na kaya yun, huwag natin gawin. So, sabihin ko na lang muna ano nangyayari yung nakikita ko nga. Kaya talagang linano natin to. Kesyo si Vice Pangit daw, kesyo may asawa daw. So, siraulo siguro yung lalaki nyo. Yan ang gusto kong malapit. At definitely, hindi niya mahal yun. I mean, ano yun, either bakla din yun or walang pera, sobrang walang pera. Diba? Kaya huwag kayong maging mukhang pera. Marami kayong pwedeng. Sabi sa Bible, diba? For the love of money is the root of all evil. Who? Sabi doon? Ano? Who? Ano natin? Which, while some coveted after, di ba? Pierced themselves through with many sorrows. Yan. So, kahit mga Kristiyano to, pag minahal mo yung pera daw, pwede kang mabuhay ng, di ba? Dami natin example, ay, gusto ko sabihin na, minsan yung mga mahirap na kapatid, minsan inspiration kayo, sa totoo lang. Nabanggit ko na sa inyo yan. Tapat lang kayo, nilipas din ang buhay natin, di ba? Ano kailangan mandaya at dito kumapit sa patalim. At kahit nung bata kami, ganun ang mga kasabihan, mga siraulong tambay, di ba? Ano sabi nila? Ang taong nagigipit, ganun. Sa Bombay kumakapit, pero iba, sa bakla, ganun na yung mga kasabihan. So pag nasanay ka ng ganun, mag-ingat kayo sa mga kahit nagbibiro lang na ganun, kasi malamang tanggap nila, baka ganun sila. Iwasan nyo na agad. Amen? Ngayon pa lang na ano na ako eh. Pero sorry, hindi ko gustong sirain ang araw nyo. I-address lang natin, amen? Para may matutunan tayo dito. Again, shame and self-deception. May spangit, blunder, expose. So, objective natin, of course, para natin malaman. Kasi yung bagay na to, laging na-expose tayo naman. Nakikita mo sa balita. Itong ABS-CBN tsaka Inquirer, talagang napaka-hipokrito. Nabanggit ko last time, di ba? Every may prayer pa yan. May prayer sa umaga, sa hapon. Tapos sa tangali. Puro kabakla ang uro kasi nungalingan yung ginagawa. Pag gano'n. So, nakakalungkot doon yun nga. Ano nakikita mo sa mga... Ang daming amen. Ang daming naloko. Kaya inaaral natin to para alam natin una tayo mismo. Alam natin what's it all about. Hindi yung, dahil palang okay lang sa kanila, hindi okay na yun. Hindi, hindi ganun. Kahit si ChatGPT, yun nga yung chinat ko, sabi ko. Ang galing din eh. Sabi ko, prepare a sermon about sodomites. Alam niya yung sodomites. Eh dahil sabi ko lang about, gumawa. Kaso positive. Kailangan daw tanggap eh. Adi sige, nilinaw ko. Against sodomite, sabi ba naman, sorry, I cannot comply. Matindi, sabi ko, sige, ginawa ko naman. Against ibang kasalanan. Against adultery, meron. Against mga ganakaw, sinungaling, meron. Pag yung sodomite, yung exemption sila, ganun. So matindi po yung dinaharap natin, kaya itong mga bagay nito, magbibigay tayo, ligtas naman tayo dito lahat. So itong mga bagay, kaya tayo may ganitong pag-aaral, alamin natin yung dapat natin gawin. And then, pag alam na natin, turuan din natin sa iba. Kasi hindi siya parang mga tanga, mga biktima ng kasinungalingan, kahihiyan ng mga sodomite, reprobates, okay? Kaya, yan. So define muna natin ba, kasi mga bago tayo dito. Ano yung sabihin na shame, nakakahiya, o yung resulta nung kahihiyan. Yan, kahihiyan. Ibig sabihin, may ginawa kang mali, nakakahiya. Amen? Kaya tayo, may tinuwalag tayo dito. Ang objective natin, magbalik. Kung naisip, kung ligtas talaga yan, nasa nanatili silang, naaalala nila yung mga preaching dito. Amen? Pati yung mga kinakanta nila, na salita ng Diyos. Ang objective natin, maalala nila yon, ma-revive, magsisi, bumalik. So kasi nakakahiya, nakakahiyang bumalik. Mas nakakahiya manatili ka dyan. Amen. Ano sasabihin mo, kakang tayo, pag nag-solve winning tayo, ang dami natin mga encounter, ganun. Alam mo, dati ganyan din kami.
Alam mo na yung next na tanong doon, ano nangyari? Yung magsasabi yun, dati, ganyan yung ginagawa namin, nakapunta kami. Ngayon, ano nangyari po? Ano yung sasagot mo doon? Anong dahilan mo? Lalo pag nakita tayo, ang dami di ba nag-compliment sa atin, may bata, may matanda, kompleto eh. Gusto winning tayo. So, yan ang isabi ng shame. Minsan pwede natin gamitin yan sa tama. Ibig sabihin yung pag nahiya ka, minsan dito may pinapahiya, hindi naman sobra, amen. Iba talagang hindi ginagamit yan eh, kasi sa Bible ginamit yan eh. Si Paul, si Jesus mismo. So minsan natural kasi yun, yung pag may dignidad ka, may hiya ka pa. Pag wala ka ng hiya, wala kang hiya, yun na yun, di ba? Negative yun. Doon yung iba, yung mamaya, makikita natin dito kung paano nila ini-eliminate yung shame. Ibig sabihin, ay, nasabihan akong gano'n. Hindi, sige, tanggapin ko na lang. Ha? Gawin mo yung dapat mong gawin. Kung may ginawa ka na kaya, iwasan mo na. Gano'n naman eh. Alam naman ang Diyos na mahina tayo. O di, iwasan mo na. May dati kang past, nagkamali. Bumangon ka. Hindi yung manatili ka doon. Ano ka? Kaya balik tayo sa ating text. Actually, mamaya pa tayong text natin kasi marami tayong verse, no? Para lang ma-define. So, pag sabing shame, may sabihin, nakakahiya o yung resulta ng kahihiyan. Hindi natin gusto yan. And then, sabi po dyan ay, malibutan ko lagi ito lang ito ng decision natin. The painful emotion. Warning. Masakit na emosyon. May masakit bang emosyon? Mamaya, babasahin ko yung definition ng ChatGPT sa self-deception. Ang ganda nun. Sinabing, nasaktan ka ba? Pag nasaktan ka, may sinabihan ka, oy, tamad! Nasaktan ka minsan, di ba? Pero hindi ibig sabihin nun na laging negative yun. Kasi binanggit kanina sa binasa nyo, di ba? Kasi Brad, no? Sa teaching ni Brad, no? Thou shalt beat him, ano? Papaluin mo siya. Sabi ba, hindi, palong ano lang yun. Hindi naman palong malakas yun eh. Kasi chastise, di ba? Hindi naman palong. Eh, kasi he shall beat. Ano yung beat? Talagang hataw yun. At rad yun. Hindi yung kamay, hindi yung palo talaga yun. Ngayon, so minsan masakit. Mas maganda na masaktan ka physically lang. Minsan mas mahirap yung kaya nga ta bilang preacher, soul winner tayo. Ino-consider mo yan kasi gusto mo maakay, di ba? Gusto magalit sa iyo, nakabuling ka. Di ba? Hangga't kaya. Kasi totoo lang talaga daw, minsan may mga bagay, mga salita na masakit. Pero hindi ibig sabihin na wag mo na sasabihin kasi minsan kailangan eh. But anyway, yung shame ganito po yan, nakakaano yan, ang sakit niyan. Kaya ibang ibang nag-backslide, ayaw baliktad. No? So sana again, maalala nila yung purpose ng preaching. Hindi yung tipong galit sila sa mensahero. Sabi nga nila, don't hate the messenger. May nagpasabi sa kanya yun eh. No, inutusan ko si Ezzy. Ezzy, sabi mo kay DM, gumising na siya. Late na. Sabi naman ni Ezzy, oh sige. No, kuya, gising ka na. Ano ba ako ginigising? Anong nakakahiya? Sinabi lang ni pastor yun eh. Hindi, ikaw kasi, di ba? Galit ka sa inutusan lang yun eh. So, ganun din sila sa atin. Pag sinabi natin exactly sinabi ng Diyos sa mundo at sa mga Kristiyano at hindi Kristiyano, magalit man sila sa atin, hindi natin kasalanan yun. Problema nila yun. So anyway, shame, deception. Isin yung deception. Panloloko. Okay? Eh bakit self-deception? Pwede ba loko yung sarili mo? Maririnig nyo, kahit saan, sa libutan, inululoko mo sarili mo. Hindi naman. Paano ko loloko yung sarili ko? Hindi ko loloko yung sarili ko. Pero minsan may sinasabi ko, ano, Kristiyano ka, sabi mo, ligtas ka. Tapos di ka nagbabasa ng Bible. Anong sabi doon? Anak ka ng Diyos. Tapos, hindi mo maintindihan yung Bible. For example, sabi mo lang, yung pag-resolve nyo tayo, yung unang tanong natin eh. Sige, ligtas ka ba? Opo. Anong ginawa mo? Napakabait. Gano'ng kabait? Yan. So, possibly po yun. Kaya sabi dyan, deception, act of causing someone to accept as true or valid. What is false or invalid?
So isang bagay na kasinungalingan, tatanggapin. Niloloko yan. Parang yung, sabagay, hold up pala yung nangyari. No? Kaya misa, no, hold up din tayo, yung tax. Parang ganun din. So tinanggap natin yun. Diyan na yun eh. Ano nga, gawa mo. So pero many ways, niloko tayo. Kasi misa, nagpapasa sila. Kaya nga misa, baliktad eh. Anong gagawin natin sa pera? Diba, ganyan ang tanong minsan lang. Kasi yung pera ngayon, sa gobyerno, talagang kasi binudgetan eh. So, nagtataka, anong gagawin natin? Ito, pamigay na lang natin. Diba? Kala nung iba, maganda yun. Diba? Anong gagawin natin? O, yan. Nagtayo tayo ng ano-ano. So, panluloko. Eh, pag self-deception, meron ba ako dito? Yan, self-deception sa GPT, napaganda. Sabi dito, refers to the psychological phenomenon where individuals deceive themselves. Example muna tayo sa mga bata. Ano ba mga self-deception na inaano? Ginagawa nyo? Ako, si Superman. Lalo na nung sabi nung mga memes sa panahon kasi namin, nauso dati yung Star Wars nga, di ba? Di ba? Niloloko ka nun eh. Kasi yung ang daming gumaya nun. Kaya mga bata, ganyan-ganyan. Hinihipnotize kita, mga ganun eh. So, niloloko mo yung sarili mo. Ano pa? Yung magandang concrete na example. Lalo sa love life. Ako yung love life. Yan ang classic eh. Ano yung niloloko mo yung sarili mo? Gaaral. Nag-aral lang po ako. Ha? Nangopia ka. Nakapasa ka. Pero nangopia ka lang pala. Diba? Ang dami niya. Mga professional ngayon. Kala mo sino. Nakarating lang doon. Okay, may mga pinasa ka, pero yun na yun. Ang mga lingkod bayan, lalo yan. Mga politiko, ano pa, artista, lalo na. Don't get me started. Diyan tayo pupunta eh, kay Vice Pangit eh. Ano pa? Niloloko mo sarili mo. Pag sinabihan ka na, nantindi nun eh. Yeah, lalo sa church. Alam mo, ano ba? Alam mo, ligtas ka, hindi pala. Yung iba. Diba, kala mo, maka-Diyos ka, hindi pala. Alam mo, naglilingkod ka na, katanggap-tanggap na yan, hindi pala. Doktrina, naitindihan mo kunwari, hindi pala. Madami po yan. Kaya tuloy ko lang dito, sabi dyan, deceive themselves into believing something that is false or misleading. Ganda yung ano yung false, mali, misleading, dahil mali yan, saan kanyang dadalin? Kaya yung mga maluloko yung sa budol natin, di ba? May kikita ka dito. Yun ang tinanggap mo, kikita daw ako, kikita daw ako. And then, therefore, gagawin mo yung sinasabi sa'yo kasi ang nasa isip mo, kikita ka. Pero bandang huli, hindi pala. So, na-misled ka. Pumunta ka, nagbigay ka ng pera, kung ano man niya, pumunta ka, naloko ka lang pala. Ngayon, pasok natin yung love life. Yan lalo, yan. Sinabihan ka lang ng maganda. Lahat naman maganda, di ba? Relative yan eh. Huwag lang ano, yun nga, mabakla. Punta tayo sa bakla. Yun ang di maganda. Ang pangit nun. Mamaya, mamaya yan. Hindi ko matapos. So anyway. Often to avoid discomfort. Okay, ito yung ano dito eh. Bakit mo nalulungo yung sarili mo? By default, siyempre hindi mo gagawin. Sarili mo yun eh. Pero minsan kasi kaya mo ginagawa yun kasi may iniiwasan kang discomfort. Katulad nga ng ano ba, yung mga sawa na sa ano, sa kalungkutan, kaya yan eh. So, isipin nila, masaya ako, kahit hindi. ano bang, ay, mahal niya ako, kahit hindi. Di ba, iba ganun? Iba naman, matalino ako, kahit hindi. Ayaw mong isubukan yung idea mo, tapos, bangga mo sa paniniwala na iba. Ayaw mo na iwasan yun. May pretend ka na lang na, okay na to. Naitindihan ko yan, kasi naniwala iba eh. Pero pag malalayim na katotohanan, sinusubok po yan sa iba. Ano pa ba? Ano may mga discomfort? Yan, sabi niya, to maintain a positive self-image. Saktong-sakto sa mga bakla ito eh. No? So, dinoloko mo yung sarili mo. Kasi nga, hindi ka katanggap-tanggap. Pero gusto mo matanggapin, eh alam mo naman ayaw nila. O, ano gagawin mo? Basok na nga natin yun. So, ang gagawin ng mga bakla, ganyan.
ipa-flood nila yung, yan, yung media ng katanggap-tanggap sila, nung una, normal sila, papalabas yung normal, kahit hindi. So lalo na yung daming panluloko po sa Hollywood, saka sa mga media. Kasi nga, wala, lalo dati, wala masyadong platform yung katulad natin. Ngayon, meron na tayo kahit mag-upload ka lang dyan, di ba? Gagamitin ko sakaling gagamit kayo niyan, gamitin nyo sa tama. Huwag kayong makisa kayo sa bas na karami lang. Men, sayaw-sayaw dyan, no? Sayaw-sayaw nun. Ay, maganda ako, maraming nag-like. Inaasal ka lang nun, tsaka iba dun, ano lang yun eh, joke lang yun. Sabihin, nahahack yan eh. Alam mo, may nag-like talaga dyan. Kung alam nung TikTok tsaka Facebook na pabol sa kanila yung pinos mo, magkakaroon ng kunwaring like yun. Hindi na yung sinasabi ko. Madali lang yun, numero lang yun sa database kung saan eh. Ang daling i-manipulate nun. So anyway, ano pa? It involves convincing oneself. Yung kinukonvince yung sarili ko, magaling ako, magaling ako, maganda ako, maganda ako. Kaya ko yan, kaya ko yan. Kaya kung positive yun, okay. Eh paano kung hindi nga totoo? Dahil sa mga bakla, alam mo, dalawa lang ginawa ng Diyos, lalaki, babae. Hindi, meron pang iba. Ano, wala nga eh. Hindi, meron yan. Maganda ako. Imagine yung Vice, hindi ko mapakita si Vice Pangit dito. Alam nyo na, nakikita nyo kahit minsan sa commercial, di ba? Ay, tayo mo, andun eh. Anong itsura ni Vice Pangit? Lalaki, kahit ang gusto ko sabihin sa inyo, ha? Kaya pangit yan eh. Ang lalaki, pag sinabing bakla ka, mukha kang bakla. Ano sabihin, ang pogi ba yun? Pangit mo yung sabihin, mukha kang hindi bagay. Yung tsura mo, yung sinuot mo, mukha kang bakla. Ma-offend ka, di ba? Eh, babae ka, sinabi ka mukhang bakla, lalo na. Ibig sabihin, mukha kang lalaki, mukha kang bakla. Kahit lalaki, sabihin mukha kang babae, nakisulto, di ba? Pero lalo, pag sinabi mukha kang bakla. Kasi ito yung mga klase ng tao na sinusubukan nilang maging katanggap-tanggap, eh baliktad, babae ka, gagawin mong lalaki. Anong gagawin mo doon? Papa-short hair ka. Anong gagawin mo? Anong matura lang? Magpapabalbas, wala namang katamihan yan. Diba, yung dibdib nila, iniipit. Yung minsan talagang kita, ano yun? Lalakad ng, ay babae ka pa rin eh. Iba yung ano ng babae. Itura, lalo yung lalaki. Kaya mas nakakala yung lalaki ng gagawang babae. Lapad ng balikat mo, ng muscle mo, tapos ang laki ng hita mo. Eh kahit hindi pa, iba pa rin. Eh lalo pag nagsalita na, di ba? Kaya lokohan yan eh. Opo eh, dapat ganun yun eh. Si Roderick Paula, yung panahon namin, yung pangit pa nun. Nakita si Roderick Paula, ate. Lalaking lalaki yun eh. Sa arte ng babae. Ewan kung sa totoong buhay, ano yun. Pero still, nakakadiri. Pero siya yung nag-umpisa kasi niyan eh. Sina Dolphy. Naging parang normal lang. Unang nilatawanan mo. Bandang huli sila yung bida. Bandang huli, kaawaan din sila. Sila yung kumikita. So, ang pangit. Dinidistort. Convincing one something contrary to the available evidence or rational reasoning. Ibig sabihin, ang linaw-linaw na dalawa lang ginawa ng Diyos, tapos lolokoy mo yung sarili mo, hindi, meron din. Kaya yung isa sa mga ginagawa nilang research daw na nakita at napatunayan, kesyo meron daw pinapangang, walang ganun. Kaya nga, ano eh, di ba, pag ultrasound pa lang, kaya pag lumabas yung baby, it's a boy, it's a girl, ganun lang. Check, oh, boy, girl. Kaya sabihin doon, ano, it depends. Walang ganun. Prefer not to say, ha? Bakit? Kasi alam mong loko-loko ka, ba't mo hindi yung sabihin yung basic truth about human gender, no? So again, ha, yung pwede applicable sa atin, i-ano niya, pag-isipan nyo rin. So, iwasan natin, lokohin natin yung sarili natin. So, introduction pa rin po tayo. Patapos pa lang yung definition. This can happen, yung definition po ng self-deception, ha? This can happen unconsciously or consciously. So, pwede mo lukohin yung sarili mo, pero hindi mo alam yung sabihin. Kasi nga, ayaw ko sabihin ng pangit. Sabihin ko na lang, maganda to. Kaya, nari ako, bisa tumataba na rin ako. Diba? Hindi naman ako tumataba. Eh, lahat nga, sinasabi, gano'n. Tapos, sikip na nito. Hindi naman. Eh, obvious na nga eh. Ano pa?
Ayan, yung basa ko sa mga YouTube na ano, yung mga business na pag ganyan na sila, hindi, wala naman. Kasi lalo yung mga public listed, inaalam ng mga tao yung pag bumabagsak na yun, magbebenta na ng share yun. So lalo kayong mapahamak, kaya ginawa pinipeki nila yung status ng kanilang company. Eh kaso pag pinipeki mo yun, lalo na. Di ba? At actually, dinidemanda po yun. So nasa na? So pag consciously, kasi alam mo, niloloko mo yung sarili mo. Pwede rin naman, hindi mo alam, pero naloloko mo yung sarili mo. So kahit sa religion, lalo na po yan, di ba? Yung soul winning kaya, dahil matalino kayo eh. Huwag niyong agad, no, Catholic ka, ligtas. Huwag mo agad ganun eh. Alam mo na, alamin mo nga yung condition nila eh. Alam mo na yun, so gagawin mo, tutulungan mo sila. Hindi mo ano yung alam mong malakas na emotion yung ano yung self-denial or yung gano'n. Ay, mali ako. Hindi lang ako, pati ni Nuno ko. Well, gano'n sa Bible eh. Hindi yun something na kakaiba. And often serves to protect one's ego. Pamilya, pride, di ba? Oh, malakas ang ego ng mga yun. Kaya alam nila, kadiri sila, kadiri ang pangit nila. I mean, ay, maganda kami, oh. Kita nyo naman, eh! Pag ginanon mo, ikaw pa yung sasabihan ng, sabi nung isa sa akin, sabi ko kasi kadiri, sabi ko, let God burn them quickly. Yan ang LGBTQ. Let God burn them quickly. Yan ang ginawa ng Diyos sa Sodom and Gomorrah, di ba? Sinulog sila. Sabi pa naman, eh, proud na proud siguro ang Diyos sa'yo na gusto mo kaming... Oo, oh, yun na kayo. Eh, sabi, yun naman dapat eh. Amen. Amen, anong gagawin sa inyo? Niloko mo yung sarili mo, dadamay mo pa yung iba. Amen. Yung ma-pride kasi ito mga to, and then maintain self-esteem. So ito yung mga medyo applicable sa atin, na pag alam mo may mali ka na, ayaw mo lang masabihan, tapos, tawag dito, mini-maintain mo pa rin, ay, backslider daw ako, di naman. Alam na nga ng iba, hindi ka nga, hindi ka husgahan ng, ano eh, nung, di ba, ayaw nga natin husgahan na, hanggat maaari. Hinahayaan natin husgahan niya yung sarili niya, yung sabi sa Bible. So, kaya pipitsa natin sarili, yung katotohanan, and then siya, ikaw, bawat isa sa atin, uy, applicable ba sa akin yun, hindi yun masyado, hindi. So, pero pag dumating yung time na talaga hinusgahan ka na, malamang sobra-sobra ka na sa level ng ano. Kasi nungalingan, kaya dapat ikaw na yung mga gano. Or cope with difficult truths. So, kaya daw nila niloloko yung sarili nila kasi may mga pinagdadaanan silang mahirap. Isa yun sa mga paraan. Hindi nila matanggap na hindi sila tanggap. Therefore, nagagawin natin, pilitin natin tanggapin sila. Pinitin na natin sila na tanggapin tayo. Yun ang mentality ng mga self-deception. And therefore, lalo sa mga bakla, okay? Ito yung marami, no? So, Bible verses tayo. Ano yung mga Bible verses na sinasabi sa Bible na may naluloko sa sarili nila? Oh, syempre, napakarami, no? So, number one, sabi dito sa Deuteronomy 11. So, again, di sa mga bakla lang to, ha? Medyo generic to. Deuteronomy 11:16, sabi po dyan, take, pakibasa, ready, go. Receive to yourself that your heart be not deceived, and ye turn aside and serve other gods and worship them. O, di ba isa lang ang Diyos? Kasi may mag-iingat kayo, kasi minsan nag-iisip yung tao, may influensya ngayon ibang mga idolater dyan, na yung totoong Diyos yung sinasamba nyo sila, kahoy. Mag-ingat kayo, baka lokohin nyo yung sarili nyo. Yan sabi dyan. So, nangyayari yun. Kasi nga, ganito po yan. Nabanggit ko lahat na yan eh. Nung una, iniisip ko, ba't naman sila maniniwala sa kahoy? Actually, hindi na sila iniwala doon. Isa sa mga malakas na temptation niya, bakit sila sumasamba sa kahoy at sa bato? Kasi, ang tunay na Diyos, may responsibilidad kayo. Nakakatakot siya. Yung bato, wala. O, anong gagawin mo? Para excuse mo yung sarili mo. Ay kayo, yan ang sambahin nyo. Ako ito. Kunwari lang yun. Pero niloloko niya yung sarili niya. Pray pa dyan, papahiram pa yan. Alam niya namang kahoy lang yun. Niloko niya yung sarili niya. Akala niya makakalusot siya din sa tunay na Diyos. So, iwasan natin yun. So, pwede mangyari yan, ha? Na niloloko mo yung sarili mo. Mag-ingat, magbaguhin mo na agad. Alamin mo yung dama. Jeremiah 9:5.
Sabi dito, they and they, pakibasa po, ready, go. They will deceive everyone his neighbor and will not speak the truth. They have taught their tongues to speak lies and raising themselves to commit iniquity. So ito mo yun, tinuruan nila yung sarili nila na magsinungaling. Paano yun? Pag ganito sinabi, ganito sabihin mo. Eh, parang di totoo yun. Hindi, yan ang sabihin mo. Pero iba, maluloko, di ba? Kahit ano ba yan, magbenta ka ng ano. Ay, maganda po ba to? Ay, maganda yan. Alam mo sabihin yung mali, ano, no, di ba? So, ang dami nakakaloko dyan. Lalo pag nasanay ka sa church din, ganun. Yan ba yung tunay na church? Alamin mo muna. And then, tuloy lang po tayo. Sabi dito, 37:9 naman. Jeremiah pa rin, matindi ng Jeremiah eh. Sabi dito, thus saith the Lord, deceive not yourselves. So, nakita nyo yun? So, ba't sila sinasabihin na huwag nyo lungo yung sarili nyo? Kasi nilolongo nila yung sarili nila. Saying, the Chaldeans shall surely depart from us, for they shall not depart. Sinabi ng Diyos, hindi yan aalis. Diba? Yung kalaban nila kasi, nagbabanta na yun. At sinabi ng mga propeta, isang araw, yung mga Chaldeans, mga Babylonians yan, nasa kuping ngayon, hindi naman. Niloloko mo sarili mo kasi ginawa na nga sa maraming nation yun eh. At hindi mo kontento yun na hanggang doon lang. Gusto nila hanggang Egypt yun eh. Tagos yung Israel nasa gitna. Nasabi na ng Diyos, huwag niyo loko yung sarili nyo. Kasi minsan ganyan tayo. Hindi naman. Ayoko mag-aral kasi tinatamad ako, mag-games lang ako. Eh sinasabi sa akin, pag tamad ka daw, maghihirap ka daw. Hindi naman. Diba? Ay, huwag kang mapatol dyan, no? Walang pinag-aralan yan, no? Hindi kristyano yan, no? Hindi naman ako makapahama. Niloloko mo sarili mo. Amen. Hindi mo pa nga alam, eh. Ang dami nagsasabi ng ganon, sa Bible, mga kristyano, mga matanda. Tuloy ka pa rin, niloloko mo sarili mo. Kaya sasabi ng Diyos, huwag mong loko yung sarili mo. Amen. Titus 3:3. Tayo, ready, go. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. Okay, medyo ano lang yan, naloko tayo, no? Pero isa yan sa mga pwedeng maloko tayo ng sarili natin. So medyo hindi siya solid, but anyway. Ito tayo sa 1 John, no? So ito yung solid to. Kayo ulit, ready, go. We say that we have no sin. We deceive ourselves. Ayun. And the truth is not in us. So karamihan naman ng tao hindi naman gagawin ito. Pero minsan sinasabi para lang yan. Walang gusto winning tayo para maging katanggap-tanggap sila. Nagkakasala ka ba? Wala. Bihira yan, pero meron, di ba? Niloloko yung sarili. At sa malinaw dyan, pag sinabi mo walang kasalan, niloloko yung sarili mo. At ganun tayo din lahat, ha? Lahat tayo applicable yan. So pag nararamdaman mo na, parang mali yun ah. I-address mo na agad. Amen? Huwag mong loko yung sarili mo na sabihin mo, hindi ito masalanan, hindi naman ito mali, medyo lang naman. 1 Corinthians 3. Ready, go. Huwag mo loko yung sarili mo. Huwag mo rin hayaan na lokohin ng iba yung sarili nila. Ayun. So, kasi talagang katotohanan to na may tao na loloko sarili niya. Kaya sabi dito, dito lang sa verse na to, lalo yung katalinuhan eh. Pag nakikita mo may mali talaga, kung matutulungan mo siya, oh, hindi naman ata ganyan. Tulungan mo siya kasi may katotohanan na ang tao minsan niloloko niya sarili niya. Then last, ito solid din. 6:3, ako na lang, sabi dyan, for if a man thinketh himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Alam mo lang, sa ganito ako eh. Lalo mo sa mga kapastoran, manapansin nyo yan. Kasi nga, again, mahirap maging pastor tapos, kailangan mo rin, minsan na, parating sa tao na dapat ka nalang paniwalaan eh.
Yun yung mahirap dito eh. Eh paano ka may mali ka? So nagdadalawang ano ka ngayon. Kailangan nila akong paniwalaan eh may mali ako. Anong gagawin ko? So, di sa minimum na lang. Ganun lang naman yun. I-correct mo na. Eh, napakasimple nga. Minsan, hindi ko alam. Kasi nga, yung iba na nasobahan naman, nanalo ako sila at ang reputasyon nila. Ay, naku, ako, dapat walang masasabing mali dyan kasi Billy Graham or something yan. Eh. Patay naman na yun. Spurgeon pa. Kasi in-idol na ng marami. Niloloko mo yung sarili mo. Kung sabi mo, ganito ka, wala ka naman. Amen. So, dito naman tayo sa pangalawang set of verses. Yung katotohanan na may mga tao, pag sinabing glory, hindi pa na-define yung glory. Ibig sabihin, ito yung maganda, something na dapat ipagdiwang, di ba? Kaya ang Diyos lagi dapat ina-glorify. Kasi siya naman talaga ang dakila sa lahat. So, pero in generic terms, diba? Glory. May mga bagay na ino-honor. Uy, galing! Ang ganda! Ano mo pa yan? Lagi, gusto ko sana ngayon, may time tayo dito. Kuha ako ng Facebook dito. Ano yung madalas ginag-glorify ng tao? Kung ano yung nasa profile picture niya, di ba? Madalas. So, iba, simple lang. Mukha lang, okay lang yan. Pero iba, ano yung mga pinopost mo? Diba? So, ay, ako nga pala ay napunta dito. At nakita may hair ko. Ano ba yung inaano dyan? Rubber shoes ko. Salamat. Asa nagmamahal sa akin. Okay. Salamat may nagmamahal sa iyo. Ba't kailangan post? Diba? Ito nga pala yung bago kong... Ako pala yung nag-praise sa ganyan. At maraming... malala. Iba pera. Diba? Ito nga pala yung kinita ko. Takbo ka na doon. Networking na yung pag gano'n. Diba? Ingat kayo dyan. Yan ang gina-glorify mo, yan ang pinapublish mo kasi. So again, may mga bagay na legit naman, di ba? Praise the Lord, kung talagang praise the Lord. Yung soul winning na, di ba pinagamalaki yan, maganda yan. Pero pag lagi na lang ganon, anong gusto mo? Nangyari. Okay. So sa Panginoong Amahag, mamaya ng finale natin. Pero ito yung problema, yung iba baliktad. Nabanggit natin kanina shame. Yung glory, pinagmamalaki yan. Yung honor, pinataas, pinapublish. Ito problema sa Bible din at sa katotohanan. Baliktad yung iba, yung kahihiyan dapat, tinatago mo na lang, di ba? Pwede ba yun? Kaya talaga nagkamali ka, huwag mo sabihin, hindi ako nag-aaral. Di ba? Zero. Mahiya ka na doon. So, hindi dapat pinagmamalaki. Kung talaga nagkamali, okay lang din tawanan mo yung sarili mo, sabihin, tanggapin mo na. Pero huwag mo nang ulitin. Huwag mo nang pagmalaki. Iba pag, di ba, may nalala ko dito, may sinabi ako, tinanong ko, gusto mo bang maging mayaman? Eh, huwag yung yaman naman na sobrang yaman at hindi legit, di ba? Pero at least, gusto mo bang manatiling mangmang, for example. Okay lang ako dito, simple lang akong tao eh. Sinabi sa Bible, pangit yung maging simple. Dapat lagi mong ina-advance yung knowledge nung gagamitin ng Diyos. Tayo, especially mga Kristiyano po, ganun tayo. Ang ganda po. Kahit yung mga lumang material ng mga Kristiyano, napakaganda. Nakakano dito kasi, yun ang magandang ano, basahin. Yung history ng mga pelikula, artista, maaasal ka dyan eh. Puro kahihiyan. Yung Muslim, ganun din. Nagmamalaki na si Muhammad, ay walang pinag-aralan. Ano yun? Kaya kahit ngayon, kahit paano, kahit maraming Christian denomination, kahit paano, nakatulong po yan. Kahit mga Katoliko pa yan, Presbyterian pa yan. Kaya talagang nakakontribute sa lipunan. Kasi yun ang, ano ng Christiano, knowledge, pursuit of knowledge, katotohanan. Okay, though yun nga, may compromise yung mga Catholic and Calvinist. But anyway, tumulong ko yung sarili mo. Hindi tayo sa glory and shame. Pwede ba yun? Pagmamalaki mo yung hindi mo dapat pagmalaki? Hindi dapat! Pero nangyayari. At ang Bible na napakarami example. So mamaya yung mga bakla. Pero ito mo tayo in generic terms. Sabi dyan. Ready, go. O ye sons of men, how long will ye turn my glory into shame? How long will ye love vanity and seek after this?
So ganito po yun ang Panginoon, dapat pinupuri, dapat yung makarinig pala sa ganyan pala ang Diyos, gusto ko na sumamba dyan. Pero iba ang ginagawa, especially itong mga, sabi nito lahat eh, tao eh, no? Pero lalo sa mga Israel, no? Sabi dyan, yung glory ng Diyos, ginagawang kahihiya. For example, yung sexuality, di ba? Napaganda niyan eh. Yung napag-usapan niya, no? Kinasal yung isang lalaking pogi at isang babae magwangan. Eh ngayon, baliktad na eh. Isang bakla at isang bakla. Utang na loob, ano dapat, nahihiya kayo sarili nyo. Ngayon, kasi ipapublish nyo pa. Kasi itong ano niyan. Kasi nga, nasanay na sila doon. Pag ganun pala yung taong mga hindi na nag-iisip, pag nakikita nila, ay siguro katanggap-tanggap yun. Kung tayo na-instruct tayo ng Bible, alam natin kahihiyan yun. Kahit pa, paulit-ulitin nila yan, yung nakakahiya, sabihin nilang hindi nakakahiya, alam natin na kasi nakatong-tong tayo sa ground, ibig sabihin, hindi tayo madaling maloko. Kaya malinaw dyan sa Bible, yung iba, yung glory ng Diyos, binabago, ginagawang kahihiyan, marami pa dito. Yung sa Proverbs, sabi dito, ito, baliktad. Huwag natin gagayahin, ha? So, okay, negative tayo ngayon, pero ang application na dapat sa inyo, positive. So, iwasan natin yung mali. Sabi dyan, the wise inherit glory. Ang matalino, i-honor yan, di ba? Kaya may honor, kasi magaling, masipag, at nag-aral. Uy, honors with honors, yan. Eh, pero yung mga fools daw, mga loko-loko, mga wicked, may hiya yan, di ba? Ngayon, may mga Kamote Awards ngayon. Hindi mo alam, ma-attend ka doon, di ba? Ma-attend ka doon. Ano ka? Siguro, wala kang magawa talaga sa buhay. Ang laging late, oh, ito, laging late to, sa sampo, pito ang late. Oh, ito, malindi, walo. Loko-loko yun, no? Nang-aasar lang yung iba. Nauso nga yan, kasi nga, siguro yung iba sabi, kung na gusto mo ipahiya ng iba, ikaw naman, walang dating sa iyo, no? Okay lang. Yan ako sisikat, ganyan yung mga artista eh. Kaya kawawa yun, sabi yung ang laki ng sweldo sa artista, di ba? Pero mapahiya ka nila kung saan ka, iyak! Ang role mo ngayon, bakla ka, ay ganun, magkano? 1,000,000, sige, kahit ano pa yan. Patay ka na. Ang role mo dito, mag-uubad ka. Ay, di ba masama yun? Hindi naman, hindi naman yung mga bakla, napakagaling man loko. Amen? Mag-uubad ka to, di ba bastos yun? Eh, tanga ka rin, di ba? Nandyan, in the first place, di ba? Kasi mukha kang pera. Ay, kayo, kahit mga nagtatrabaho ko saan, magagawa ka ng boss mo na ganyan. Ako talaga, iniwasan ko na yan eh. Ang prinsipyo ko, hindi naman ako dyan, hindi naman sa trabaho para gumawa ng ganyan. Diba? Sa trabaho, dyan nila nalaman yung ano mo, yung loyalty mo sa boss. Sabi sa'yo, oh, kumanta ka dyan. Ngayon, kung kahit anong pwedeng kantahin, kantahin mo. Walang problema, kantahan mo ng hymns. Magsisisi yun, dinauulit yun. Pero pag sabi, sumayaw ka, alam niyo na may sayaw, diba? Yan pala yung next natin topic. Makakanta ka dyan, diba? Sige lang. Kasi sinabi ni boss, makapahiya si boss. Ganyan yung ano, usapan doon. Eh, kasi mukha kang pera, mukha kang promotion, ay baka hindi mo naman deserve. Gagawin mo yun. Oh. Kaya ganyan, kitang-kita mo yung showbiz eh. Yung mga kapekean. Tapos, oh, number one ngayon, Miss Universe, siya ang pinakamaganda. Hindi mo alam kung nangyari sa likod niyan. May nag-uusap na dyan. Eh, basketball, mahirap pa tsaka yung boxing, mahirap ang peke niya, pero nangyayari doon, yung boxing niya, pinipeke, magpatalo ka, totoo yun. Eh, lalo sa Miss Universe, kasi, ano ba, mas maganda to dito, paano sabi? Ano, mas maganda talaga to, ito yung favorite ng ano. Eh, pag nag-usap na yun, eh, mabuti nga, may ano rin, di ba, yung mga, ano, sumasagot, question and answer, pero kahit yun, yung mga, pwedeng ano yun, bibigay sa kanya yung generic question, mag-i-English na lang konti, kahit mali yung diction or something. O, yung galing. Di mo alam kung sino mananalo. Lokohan yan. Kaya, ngayon, so ngayon, ano mangyayari? Ipinopromote yung mga fools ng kahihiyan. Kaya, pastor, bakit ito pa sinasabi? Para malaman nyo na huwag nyong gagayahin yun. Na kahit maraming pumalakpak sa kanya, maraming nagbayad sa kanya, ibig sabihin, magaling na. Hindi, nasa likod niyan, nag-uusap yan.
Eh, yung artista na yan, tumanggi yan na magubad eh. Naku, wala nang project yan. Ganun yun. Alam nyo ba? Eh, ma-arte yan. Sabi ko na, ma-arte ka. Eh, nag-iisip ka eh. Napagod na agad ako. Alam nyo, 46. Wala pa tayo sa points natin. Kaya, andito pa lang tayo sa Glory and Shame verses. Tuloy natin sa Isaiah 20. Hindi yan. Okay. Ayan, sa Isaiah. So, wala pa tayo dito. Nasa ano pa lang tayo, Isaiah? 14, 15, 16, no? Sa 22, ito yung sabi. Tama na introduction na to. Kayo po magbasa. Ready, go. Ano nangyari dyan? So, obviously, husgahan sila ng Diyos. Pero sabi dyan, ang, again, kahit ngayon, alam niyo ng gera ngayon, yung mga ano ngayon, di ba, mga balita, nagbibilangan yan. Ilang tanke ng US? Ilan ang nuke ng US? Kasi ganun sa kanila. Mas maraming ang gamit, malamang. Ito yun, namatay daw yung Iran, no? Presidente, alam mo na. Israel yun. Nalaglag, ano, nangyari sa helicopter nila. Nangyari na yun. So, ganyan, dati sa panahon nila, yung mga chariots, yun ang parang pinaka-tanke nila eh. Nahirap kasi patayin yan eh. So, pag marami kang chariot, ang galing! Lakas niyan, di ba? US, ang laging ano nila, yung aircraft carrier. Totoo naman yun, eh, sa laki nun eh. May meron pa yung spaceship. Yung mga jet ang dala nun. So, kahit sa sila magpunta sa buong mundo, eh, nagloko dito, padala na lang isang carrier group yan. Takot na yun. Kaya kang ubusin nun. Yun ang ginagawa nun. At kahit sabay-sabay yung gera sa ibang parte ng mundo, eh, meron din silang carrier dun. Kaya takot yan. So, ang galing ng US carrier. Pero sabi dito, kung panahon nila kahit yung chariots mo, nag-glory mo yan, magiging kahihiyan mo yan. Paano nangyari yun? Eh, paano pag natalo? Paano pag natalinuhan kayo? Di ba? Ngayon, uso ngayon yan. Yung, kaya yung mga tanki daw ngayon, minsan parang baliwala na eh, kahit ang dami yan. Ang nagpapasabog lang, mga drones na magkakaano lang yun. Ganyan pong Diyos pag siya kumilos. Ang yaman ko ngayon, ang laki ng ano ko, kinikita ko, eh magkasakit ka. Mapahiya ka, alam mo na, kaya may sinasabi siya sa ano ngayon, mga kumpanya, yung mga tinatawag na tawag doon, nagbabago ng ano, yung tawag nila doon, disruptor, yung sabihin, kala mo, tuloy-tuloy na yung ano mo, economy mo. May mauuso ngayon. Di ba? Ano yung dating uso? Na na-disrupt ngayon. Yung, sabi nila, pero hindi pa ako ano dito. Pero yung mga career, ganyan. Dahil may AI daw, marami nang mawalan trabaho. In a way, totoo yun. In a way, hindi rin. Pero still, may mga disruptor eh. Ano ba? Yan, yung nauso daw ngayon, usong-uso yung gasolina ng ano, sasakyan, eh, paano kung ma-ano yan, ma-disrupt yan? Kasi, puro electric na lang, though ngayon, again, di rin sila successful. But, anyway, hindi ka sigurado, kaya ito, magiging shame mo ngayon yun. Kaya yung ba nag, ang dami nag-invest dyan sa mga renewable energy, ang laking perang tinapo nila dyan, ano ngayon? Ang kumpanya, parang ayaw kong gamitin yung PLDT kasi. Pero kahit yung PLDT, may pinasok yung business, ang laki ng pera ang binato nila dun eh. Wala nangyari. So, ano mangyari? So, sa halip na yung dati, ito yung ginawa niya, napagandang desisyon, kikita daw sila ng malaki. Bandang huli, yun mismo yung nagpalugi sa kanila. Alam nyo ba yun? So, hindi naman maraming kumpanya naman na ganun eh. Kaya, huwag niyo maglamamalaki sa ganyan. Ito yung anak ko na pinag-aral ko. Yan, ganyan yan, ha. Yung makilala kaming ganun, bakla yung anak niya. Pero siya yung nagpapaaral. Kaya ngayon, proud na proud siya. Pero maiging kahihiyan mo rin yan. Nagkamusta pala yung anak mo si ganyan. Hindi mo pinigilan, pinayaan mo lang. Ano? Ayun, namatay mo aga, bakit may AIDS? Patay, hindi nakakahiya ka rin.
Kaysa nakontento ka sa anak mo na at least tunay na lalaki, tunay na babae. Kamusta yung ano mo? Ah, okay lang. At least ano, pamilya na siya. Mas lalo pa naglilingkod sa Diyos. Di okay. So, ganyan lang. Wala masyadong pera. Okay lang yun. Huwag na huwag mong pagmamalaki kung ano yung pinagmamalaki mo. Kasi yung pag pinagmamalaki mo, pwede yan maging kahihiyan mo. Okay, malapit na po tayo matapos sa introduction. Hosea. Hosea. Asan yun? Okay. Ito, maganda. Ito, malapit to sa ating topic. Ready? Kayo, ready, go. As they were in peace, so they sinned against me. Yun. Therefore, will I change their glory. So, ito naman, ang Diyos mismo ang gumawa sa kanya. Yung glory nila, malinaw, parang kanina, haging lang yun sa ano eh, Isaiah eh. Dito naman, talaga ang Diyos ang gagawa, yung kanilang pinagmamalaki, gagawin kung kahihiyan nila. Okay? So, yun nga, yung mga anak nyo, ang gagaling yan, bandang huli, kahihiyan nyo yan. Parang kulang ang solicitation ngayon ah. Ito kasi yung yaman nyo. Okay? Yan yung magiging kahihiyan nyo. Meron daw isang bansa na ganun eh. Malamang hindi nyo kilala yun. Kalimutan ko na yung pinagmamalaki nila. Parang natural resources. Yung natural resources nila, sila lang meron. So, yayaman yung kaso hindi na manage. Nung naubos na, hindi bagsak sila kasi wala na eh. Or naging obsolete. Wala na, hindi na namin kailangan yan. Okay? So, ano mangyari sa'yo? Ubus yan. O kaya yung, for example, na nurse ka, yun na nauso nung panahon namin eh. Kailangan ng nurse. So, ngayon, kailangan pa. Kung unari lang, nauso yung robot. Kailangan mo ba ng nurse? Nahihirapan ka na dyan. So, again, mag-ingat. So, malapit na. Basta nyo, inaantok ha. Ayun ko, anong ginawa nyo? Kape. Habakuk. May minor prophet 2:16. So, pastor, ako muna eh. Hindi ba? Didikdikin natin to eh. Ready, go. Thou art filled with shame for glory. Drink thou also, and let thy foreskin be uncovered. The bow of the Lord's right hand shall be there unto thee, and shameful stewing shall be on thy glory. Ayun, so, ang ano kasi dito, mga bakla rin actually ito eh. Pag tinignan mo itong 15, mga bakla po yan. So, pag sila daw dumadami, yung mayaman, mapupuno sila ng kahihiyan. Again, yung mga ginagawa. Karamihan ng mga, tingnan nyo lang, yung mga kaedad namin. Yung mga classmates nyo dati na mayaman, anong ginagawa sa buhay? Lalo pag hindi yan naglilingkod sa Diyos. Anong ginagawa kaya nun? Sobra-sobra pera, anong ginagawa nun? Palagay nyo. Yeah? Mga politiko na yan, manloloko din ang kapwa. Lalo na anong ginagawa sa pera. Yung ano, kakwento ko lagi sa inyo, mga bagada ko na, di ba? Patravel-travel. Napatravel sa isang lugar na puro kahihiyan, kabastusan sa Thailand. Pinagmalaki pa. Buti ako, na-warning, ano, naturuan na ako. Hindi ako, ano dyan. Di ba nahihiya? Parang hindi na. Kasi yan talaga, ang Thailand, ganyan talaga yan. Ano tayo may kisama dyan? Kasi mapupuno ka ng kahihiyan for glory. Kasi pinagmamalaki mo pa. Lapit na po tayo. Philippians 3:19. Ito yung sapul na sapul. Ready, go. Yun. Pinagmamalaki nila yung kahihiyan nila. Again, mga artista. Anong mo? May TikToker na gano'n, di ba? Ano nga pala ang tabaho mo? Ang ganda ng kotse mo, ah. Ah, porn star ako, eh. Eh, siyempre, yun ang ano niya. Pinupuri pa. Ang tindi mo naman. Galing mo. Ito nga pala yung aking ganyan. May mga account na ngayon ganyan, eh. Iba naman,
ayaw sabihin, ba't ang ganda ng kotse mo? Ano ako yun, sa business ako eh. Eh, panluloko yun. Sabi nung kawa sa Airbnb, alam ko, lugi ng Airbnb. Tatlong taon lang daw, naging milyonaryo. Tapos before daw yun, napakahirap daw. Yan, naloloko tong mga to eh. Kaya sabi lang dito, actually, ang sinasabi dito, ang kalaban ng Diyos yung mga yan. Kaya sigurado silang destruction. Kaya huwag kayong maingit. Yan ang lesson dito. Huwag kayong maingit. Bandang huli, kung ikaw nasa impyerno, wala ka ng kahihiyan na mas matindi pa doon. Nasa impyerno ka, tapos yung iba nasa langit. Nasa na nga pala yung mayabang dati? Ayun, nandun na. Si Vice Pangay, nasa na. Si Soriano, nasa na. Si Pope, nasa na. Mark. Balikan ko lang, napakaganda sabi, their glory is in their shame. Bakla ako. Naasar yung iba sa iyo, tapos pinagmamalaki mo. Sige na, move on tayo sa Mark 8. Ito naman, yung sa Mark tsaka sa Luke, medyo ano to, yung kabaliktaran. Mga ano to ba, Kristiyano na to? Okay pa kayo? Sarang hindi ah. Ready, go. Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the Holy Spirit. So, alam niyo, Panginoon, sinabi na siya ay glorify, alam na natin yon. Pero iba nga, parang alam mo lang, pero hindi ka nakikisama dun eh. Alam mo kung talagang alam mo si Jesus later, i-glorify, sa kanya bibigay lahat. Ano yung gagawin mo? Kahihiya mo ba siya? Di dapat mali. Dapat, ikaw, ay, later pala, ang Panginoon ng Panginoon, siya yung maghahari. Anong gagawin mo? Gagawin ko na yun, gusto niyang gawin ko. At hindi ko siya kahiya. So, ngayon, sa soul winning, kahiya. Ito na naman tayo. Diba? Nag-asawa na ako dito. Paso, kakatokin natin na ano. Eh, di ba siya lang kanamin? Eh, nakakaya. Kasi tingin pa lang sa akin, para na akong ano eh. Ang ginagawa nyo? Kaya ako, naantindin ako, nahihiya kayo minsan. Pero kaya nga siya sabi dito. Oh, ikakahiya nyo yung Panginoon, gawain ng Panginoon, maligtas sila, ikakahiya mo yun. Hindi nga tayo nagnanakaw, hindi tayo nanloloko. Ba't mo kaya kahiya yun? Mahiya yung mga kulto, yun na nakakahiya. Mali-mali, yung kausap ko kagabi. Yung follow-up natin ng pastora. Ako nga pala si pastora. Sabi ko, wala sa Bible yan. Kabaliktaran niya, basto, balalaki. At sabi sa Bible, oh, manahimik yung mga babae. Paano ka magiging manahimik kung pastora ka nga eh? Kung sila dahil mahiya, hindi na kaya soul winning, amen? Ang ganda nga yan eh. Hindi mo kakilala, tapos maliligtas dahil sa'yo. At kahit hindi na kayo magkita ulit, hindi maging member ng church, so what? At least ligtas siya. Yun ang gusto ng Diyos para sa kanya, sa'yo. Gamitin ka niya. Amen? Nakakahiya eh, kasi tata ko namamalimos. Hindi, huwag kang malimos. Namamalimos ako attention. Hindi naman attention minamalimos natin. Eh, konting attention sa umpisa lang yun. Pagkatapos nun, bye-bye. O nakakahiya ba yon? Hindi nakakahiya. Pero sabi ito, kung ikaw kinakahiya mo daw yon, kakahiya ka rin, sabi ng Panginoon sa isang verse. Sa isang verse, ganun sinabi, kung kinakahiya mo, okay, nasa langit ka. Eh, gusto mo ngayon ng, siyempre, blessing, ni promotion. Kala mo kung nagtamad-tamad ka sa mundo, kala mo, ito nga pala ang anak kong tamad. Pwede ba, Lord, impress? Nakakahiya yun, di ba? Kahit sa tabaho, ganyan yan eh. Sa amin, ganun. Ang hirap lumapit kung wala ka namang ginawa. Okay? Okay, so tapos na ang ano. Hindi pa actually, meron pa akong isa. Pumunta tayo kay Vice Pangit, huwag kayong mag-alala. Mag-extend lang tayo ng konti, amen? Okay. So meron daw, mga bagay na nakakahiya, ang pangit. Sabi dito sa Proverbs, yak, di ba? Sabi dito, ang ganda ng term dito eh.
Ano yung sabihin na unbearable? Hindi ko matagalan. Diba, pag nakakita ka sa ba, ano, bakla na naman, ba to? Ako, pag commercial yun sa ano, talaga, no, close, close! Ano? Anong whack-a-mole, diba? Skip. Unbearable, di mo matingnan, di mo masakyan, di mo matiis. Unbearable. May sinabi sa Bible, ito, sa Proverbs 30, tatlong bagay daw. Ako na lang, ha? May tatlong bagay sa mundo na hindi matahimik. And four, which it cannot bear. Pati daw mundo, hindi matagalan. Ano kaya tatlong bagay na to? Isa. For a servant, when he reigneth. Alam niyo, servant, ibig sabihin yung minsan walang alam, kaya nga utusan eh, di ba? Again, hindi masama yun, ha? Pero pag nag-rule ka dapat, marunong ka, magaling ka, para mapaayos lahat. Imagine mo, kunwari, di ba sa Arab, naalala ko tuloy, nung unang boboto ko, sabi ko, may pag-asa pa Pilipinas dito. Kaya nagtatawa na kami, no, kasi 18 years old kami, no, nagboboto kami, excited kami, di ba? Siguro si Arab, tatawa na si Arab. Yung mga Arab jokes nga, yung kabubuhan ni Arab, eh. Hindi mananalo to. Talino Pilipino, kala ko noong panahon na yun. E di, ayan na yung resulta. Landslide victory, sabi ko, walang pag-asa Pilipinas. Tsaka doon ko rin napagtanto, maling-mali talaga yung demokrasyang ganun eh, na isang tao, walang pinag-aralan, tsaka isang matalino at godly person, pareho lang yung boto niya, pareho lang yung bigat. Maling-mali yun. Eh sabi dito, hindi niya matagalan yun. Si Erap. Mabuti na lang, natanggal. Hindi natapos. Hindi niya matagalan yun, no? Mamaya. So nakikita niyo na yung ibig sabihin dito, ha? Wala pa tayo dito. Introduction lang yun. Sabi, ano pa yung mga bagay na ang hirap tanggapin? Hindi ko matiis. And a fool when he is filled of meat. Pag nakita ka, bobo to, loko-loko to, tapos ang dahil kinakain, no? Nakikita mo sa Starbucks, pag ganun-ganun. Ano ba trabaho nun? Manggagancho. Hold up, eh. Na, ano to, natin, nakapatay to, natin, nukulong to, eh. Networking. Nanloloko lang ng tao, tapos, oh, nakikinakain. Kasi usually, dapat yung masipag, yun yung makikinakain maayos. Kasi masipag, matapat, di ba? Kaya hindi daw niya matagalan yun. Ano pa? Unahin natin yung huli, kasi yung sa pangatlo yung aking babanata yung bakla, eh. Yung huli, sabi niya, and the handmaid that is heir to his mistress. Ano sabihin nun? Kunwari na lang, kunwari lang, ha? Wala naman lang, wala lang katulong dito. Kunwari lang si Ma'am May Anay may assistant. Di ba? So, mayaman kunwari lang kami. Okay? Okay, mayaman si Pastor. Ay, hindi ko natin, hindi ako Pastor. Si Brother Jess na nga lang. Kasi si Brother Jess ang mayaman. Si Ma'am Joanne masaya kasi mayaman sila. Eh, may katulong sila. Kunwari lang. Batang-bata. Pero malanding. Kunwari, ano ba yun? Pag sinabing, yun, bandang uli, uy, namatay yung asawa. Kawawa na. Sino kaya magmamana? Ayun, yung katulong nila. Nakita niyo ba yung ano doon? Kahit mga makamundo, makapapaano doon eh. Ah, bakit yun? Wala ba bang ibang kilala kayong ano? Kasi chinagaan nyo lang kung sino nasa bahay nyo, ganun. Nakamuha nyo ba? So, doon tayo sa odious woman. So, itong odious, pag sinabi odious lang, nakakadiri. Okay, so imagine nyo na lang, ibig sabihin, either yun nga, pokpok din or di ba? Parang si Harris daw ata ganyan, sabi nung isang pastor, no? Kamala Harris, yung vice president ng US ngayon. Hindi daw magaling yun, pero kaya lang siya napomote, napuwas sa politika kasi pumatol siya kung sinong politiko. Yun daw ang kwento nun eh. Imagine nyo yun. Tapos si kakasal, tapos babasahan pa ng salita ng Diyos. Eh ano yan eh, harlot yan eh. Ang dami sa showbiz yan. Kaya utang na loob, huwag kayong manonood niya, mautuwa pa kayo. Sabihin nyo, ay, kinasal na nga pala si Big Soto. God bless you. Ha? Anong God bless? Pag sabi dito, ang unbearable daw yun kasi kakasal. Kaya nga kasal, ibig sabihin, dapat maganda yan. Magsasama na at gagawa sila ng pamilya. At napakasaya nun.
At yan ang inu-honor ng Diyos, di ba? Ano yun? Hebrews 13:4 ba? 13:4. Marriage is honorable and the bed undefiled, but warmongers and adulterers God will judge. Kaya sabi nyo sa Proverbs, ang sakit sa ulo nito, hindi ko matingnan. Yung halot, ikakasal. So, okay na lang kung makipag-fling-in siya dyan, live-in, tapos ikakasal. So, nakita nyo na, saan ako pupunta? Eh, paano magbakla yung minasal? Sige nga. Hindi mo matagalan yun. Eh, ngayon sa panahon natin kasi ngayon, talagang sobrang loko na. Kaya pinipreach natin to para hindi makatatanga-tanga yung mga Kristiyano na okay lang yun, eh, mahal nila isa't isa, ganyan naman mga ano, eh, mahal nila, ano, mahal. Yung pagmamahal na yun, perverted yun. Diba, ayoko na lang maging ano dito, graphic. Diba, sabi nyo, yung mga nagko-comment, talagang graphic, espadahan. Congratulations, bro. Ganun eh. Ano, sakit sa mata, sakit sa tenga. So, tapusin na natin to. So, unbearable yun. So, ngayon, para sa atin, ano matutunan natin dito? Ito yung nakakahiya. Naniloloko nila yung sarili nila. Bandang ulit, nabanggit ko na yung kay Vice Pangit, no? So, yung mismong pangalan pa lang niya eh. Panloloko na sa sarili niya at sa atin, Vice ganda daw. Anong maganda doon? Itsura, ano? Talagang lalaki-lalaki. Ang panga, talagang lalaki yun eh. Nalala ko, nag-uumpisa pa lang yun. Unfortunately, nakita ko eh. Ang pangit. Kasi babae yun. Ngayon, puro laging long hair na siya. Para ewan ko, mga tanga rin yung nanonood dito eh, no? So, Vice pa yung sabihin, kahit anong pangit niya, sinasabi niya maganda siya, niloloko na yung mga tao. At sa unfortunate sa amin, ha, ito, hindi ko rin matiis eh, may bakla sa amin. Ang sabi pa naman, ito mga office mate ko, ang pangalan niya, lalaki. Eh, huwag mo tawagin ganyan. Ganito yung tawag mo sa akin. At salip na, sir, miss. Gagawin. Isumunod na eh, kasi yun ang gusto niya eh. So, ito yung mga nunod ng Vice Pangit na to. Mga loko-loko din eh. Kawawa again, yung iba dyan, naloko lang. Amen? Pero ganun na rin yun pag nagpatuloy ka dyan. So, points natin, things to avoid which are also the reasons of self-deception. So, iwasan nyo to. Kaya naloloko daw yung mga tao kasi hindi iniwasan itong mga rason. Balik tayo sa ating text sa Romans 1. Kaya sila naloloko at kayo din, ang in-apply nyo sa sarili nyo to, kahit hindi kayo bakla. Sa ibang bagay minsan, naloloko tayo, number one, bakit? Sa verse 18. Sabi dyan, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness. Bakit tayo naluloko na? Yung mga, ayan, maayos na ko na. Si, mga bata na lang, sorry ha. Yung mga bata pa. Yung mga si Pamela na lang. Ang matalino naman to. Sana ha. Hindi natin alam eh, minsan eh. Ako nun na, nagugulat na lang ako. Ano, si ganyan, ganon. Dumihira din. Pero, minsan, okay? So, bakit naloko na si Pame? Anong gusto mo maging? Accounting. Account? Ako, lalo. Accounting? Alam niyo bang ano yan? Accounting? Kapabasa ko lang. Yan ang pinakamadalas. Niloloko din. Kasi kunwari, yung nabanggit ko, paano ko na lang kasi accounting eh. Pag publicly listed ka, ibig sabihin dapat maganda lagi yung ano mo kasi yung mga nag-invest sa inyo, gusto niya mag-invest pa ng malaki. Dapat papalabasin nyo, pumikita kayo. Diba? Eh, sinong maiipid dyan? Pag sinabi siya ng boss mo, o pame, ay boss, lugi tayo ng 1,000,000 ngayon. Hindi, ibahin mo yung computation mo. Pag pumayag ka nun, sinong maiipid? Ikaw din. Kaya number one, kaya tayo na loloko kasi, yung sabi dyan, ungodliness. Alam mo naman, kasi nung alingan yun eh. Ah, ito naman. So, move on tayo. Si, ano naman? Si, nakinasa pangalan mo kasi masyado generic. Si Maria. Juliana. Ang ganda ni Juliana na na-meet ka ng mga bakla ngayon, mga headhunter, mga scout, ano siya? Scout. Talent scout na. Ay, ito yun. Ang ganda na, no, yung babae. Nakita mo, opera mo nang gusto mag-artista? Ang ganda.
Ganun yung mga bubuo na yun. Sinungaling yun. So, maganda naman si Juliana. Kaso hindi yung ganun ka, di ba? Ikaw yung nasa cover ng ganyan-ganyan. Gusto mo ba yun? Nakita mo si, sino mong uso ngayon? Kahit isang kad, lagi na lang siya na lang kasi siya yung pinopromote sa ngayon. Maria. Si? Maria, yung panahon niya, di ba? Ang ganda-ganda na lang. Kasi siya yung lagi andun eh. Tsaka lahat na ng ano, sino ba ako? Yan. So, pag pumayag ka, alam mo, mga bakla, mga ungodly people yun eh. Isa ka pa. Kaya ka naloko, sinakyan mo yun. Yan ang dahilan. Kaya yung ating glory na naging shame, una. So, obviously, sa bakla ito pupunta lang. Pero, kahit ikaw, alam mo, may pasok ng Linggo. Malaki sweldo. Ang dami naman trabaho dyan eh. Hindi, gusto ko pera. Ungodliness. Ano ba, mga sugal. Pinaning ako, may naligtas na isang office mate ko dati. Sabi ko, huwag nang babala. Dalawa lang kasi lagi siya sabi siya sa programmer. Dalawa yung pinakamalaking sweldo dyan. Either gambling or porn. Ganyan yan eh. Kasi so, konting program mo lang, ang laki ng kinikita ng ano yun, may bigyan ka niyan. Basta matiis mo na sikmura mo yan, di ba? Na nanloloko kayo kasi lolokohin mo sa programming. Paano kaya yaman? Lokohin mo lang una, taya-taya, mananalo. Alam mo na yun, nilagay mo na yun dun eh. Pag nanalo siya ng 10 beses later, pag tumaya siya ng malaki, talo yun. Okay? Hindi random yun. Okay, programmer ka ngayon. Alam ka naman sumabi, dyan na tayo kumikita eh, o manloloka. Ungodly ka rin pag pumasok ko dun. Kaya yung office mate ganun. Ayoko na rin kausapin, alam ko na eh. Eh, sir, ang dami ka na naipon, ganyan-ganyan, alam ko na. Amen, ganun sa porn, lalo na. Pero mo lang, pag nag-programming ka ng, alam nyo may porn, so, sana hindi nyo alam yun, pero malalaman nyo, di ba? Ano, di puro ganun nakikita mo, yung malaki sweldo mo. Ungodliness, naloko ka na rin. Later, nasabihin mo, successful akong, di ba? Successful accountant ako. Kasi sunod lang ako sunod sa boss ko kahit sinungaling na ako. In numbers, di mo yung madaya. O ganun din naman sa morality. Ang galing ni Marian, napakaganda niya, magsayaw. Eh kasi ikaw lang andyan eh. Later, magugulat ba kayo magpolitika daw si Marian? Idol niya siya yan eh. Andahin ko alam eh. No? Eh, sorry. Nag-observe lang din. Amen? Number one, ungodliness. Number two, ang sabi dyan? Because, so again, malalim to na, daan natin itong Romans 1 sa ating so on the sodomite, di ba? Pero may mga, ano to, may mga sub-lesson to. Ang lesson natin ngayon, shame on self-deception. Manluloko. Bakit tayo pwedeng maloko? Even mga Kristiyano tayo. Either nakisakay ka sa mga ungodly practices, okay? Ungodliness, in short. So, hindi naman, because that which may be known of God is manifest in them, obvious na, for God has showed it unto them. Ang Diyos mismo nagpakita sa kanya, wali yan. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Mga bagay, sabi natin kanina, lalaki babae ba? Natanong ka ba nun? Hindi na. Pero, sinasabi dito, wala tayo dapat excuse. Pero kaya minsan, naloloko yung mga katulad natin. Minsan, mga Kristiyano rin, naloloko kasi, anong ginagawa? Nag-excuse. Okay, alam nyo na, Sunday ngayon. Ay, medyo masakit yung aking hintoturo. Maglalaba ako. Excuse yun. O syempre, alam ka naman, ano, maglalaba pala eh. May sakit yung aking kapitbahay. Inaano ko lang ha. Nakaasal lang ako minsan. Napuyat ako. Ano ba? May exam ako. May ano man yan. Obviously, nag-compromise tayo. Katulad nyo yan. May exam ngayon. Compromise. At least namabot siya sa importanteng bahagi ng service. Amen? So, huwag ka mag-excuse. Kaya number two, making excuses despite the clarity of the truth. Ang linaw na eh. Yan ang ginawa nila. Kaya later, naging reprobate. Ang linaw-linaw. So, hindi naman. May Diyos ba? Walang nakakalam. Anong wala? Sa palagi mo saan ang galing yan? Niloloko mo yung sarili mo nag-excuse. Hindi kayo. Yung tinanong mo si Jat Chipiti. So, sinusubukan ko lang ba? Hindi sabi,
masama ba yung bakla? Yung sabi nga, sorry, I cannot comply. O, this, tinignan ko kung saan ako makakalusot. Ano ba yung katotohanan? Di ba? Kasi dyan ang bubusin eh. Pag sinabi mong, sino magasabi na tama at mali? Okay, sabi niya, ay, ang katotohanan, ano yan? Sabi mo na siya. Hindi mo malalaman yan kasi yung ibang philosophy, ganyan, ibang religion, ganyan. Iba. So, ginagawa niya, parang yung lesson natin sa alternative churches, parang nililigaw ka kahit napakalinaw na may Diyos ba? Eh, depende sa kanila. Depende sa paniniwala mo. Kahit malinaw, may katotohanan ba? Well, depende sa... Ang tanong mo lang, totoo ba yung sinasabi mo ngayon? Hindi pwede itanggi yan. Very basic yan. Pero kaya tayo minsan nayayari tayo. Bakit? Excuse ka ng excuse eh. Hindi naman siguro. Hindi kaya talaga eh. Hindi ko kaya talaga mag-church. Hindi ko kaya talaga yan. Bakit? Ano meron? Busy ako eh. Namili ka pa rin. Kaya kasi brother, nakaka-bless, di ba? Amen? Dito pa rin. Ako sa sitwasyon niya, talaga minsan maintindihan mo, magtrabaho ka na lang. Pero then again, di rin eh. Pareho-pareho tayo dito. Ako yung sermon mo na lang ako minsan din. Ang hirap nga, kaya ang hirap pastor ko, nagtrabaho ka pa eh. Ang hirap minsan eh. Dito ikaw mag-sermon doon, ikaw isa-sermon doon eh. Ganun talaga. Pati ka sumasagot eh, naging pinsa ko eh. Paano ko sasabihin ko siya? Ang hirap. Sino ba ako? Yan, so, pag malinaw na malinaw utang na loob, huwag mo nang itanggi. Huwag ka na mag-excuse. Kaya ito, nakikita ko mga lumalago sa inyo, alam ko, kitang-kita ko, hindi nag-excuse. Alam ko, mahirap yan, mag-aaral pa ako. Ano ko may mga excuse? Naglalaba ako, hindi ko kaya yan, sa Bible quiz. Binuhin mo mag-aaral ako? Binuhin mo yun? Hindi mo kaya? Kakabisado ako, hasain mo yan, yung utak mo. Walang excuse dyan, pero pag parati kang excuse, ang linaw-linaw na, papunta yan sa self-deception, lolokohin mo. Kaya ako, hindi nagtapat, kasi hindi ko kaya. Kunwari lang itong dalawa, eh parehong-parehong condition nila, parehong estudyante, pareho lang yung level ng pangunawa, tapos yung isa nagawa, tapos ikaw, hindi mo nagawa. So, niloko mo, niloloko mo sarili mo. So, number one, ano yung mga bagay na dahilan, bakit naloloko yung ibang tao, yung sarili nila? Number one, ungodliness. Sinakyan nila. Number two, making excuses despite the clarity of the truth. But number three, sa 21, sabi niya, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. So again, hindi tayo ito, ano ito eh, papunta ito ng reprobation. Pero kahit minsan tayo, kaya ka naloloko at niloloko mo yung sarili mo kasi hindi mo ginawa yung dapat. Okay? Not doing right by God. Not worshiping or serving God. Yun ang point number three. Pag hindi mo sinamba ang Diyos, hindi mo siya itinaas, dapat mo siyang purihin eh. Napakadakila niya, hindi mo ginawa. Ang mangyayari ngayon, nolokoy mo yung sarili mo, ang gagawin mo. Eh, kaya naman hindi ako naglilingkod kasi fill in the blank. Dahil ito madalas yung mga 80s. Eh, yung iba, hindi naman iniwala sa Diyos eh. Yung nag-uusapan natin, ikaw, ano excuse mo? Hindi ako naniniwala sa Diyos kasi iba hindi. Ano, may responsibility ba yung sarili mo o hindi? Ikaw, pinag-usapan natin ikaw eh. Kasi iba ituturo mo. Excuse yun. But especially, yung point natin number three, yung dapat mong gawin, hindi mo ginawa. Ito yung sabi dito eh. Siya yung Diyos, hindi mo siya tinuring na Diyos. Dapat mo siyang sambahin, hindi mo siya sinamba. Dapat mo siyang purihin or paglingkuran, hindi mo siya, ano mangyayari? Lolokohin mo yung sarili mo ngayon. Masabihin mo, mag-excuse ka na nun. Okay? So yun lang nakikita ko dito, pag ginawa mo yun, mag-excuse ka na, lolokohin mo yung sarili mo, either, hindi sabi nung isang false teacher, paglingkuran mo yung sarili mo kasi natutuwa ang Diyos pag ikaw ay napabuti at pag napabuti ka, matutuwa na rin ng Diyos, ha? Ganon. So, parang tinatira siya. No, huwag ka maglingkod. Paglingkod na yung sarili mo, Brother June. Okay? Kumita ka na lang kumita. Pag kumita ka, masaya na ang Diyos doon. Huwag ka na mag-church. So, nakita mo sa Bible, wala. Obviously, may sakripisyo talaga, pero niloloko yung sarili niya. Hindi, manaintindihan naman ng Diyos. O, siyempre, alam naman niya lahat, eh.
Ayan, so kaya number 3 ha, not doing right by God. Kung Diyos siya, sambahin mo siya, paglingkuran mo siya. Number 4, pito lang po to. Ayan, laging pinabang kita sa mga debate. Bakit? Kasi galing nung pagkakaano niya eh. Meron siyang na ano sa iyo. Pag sinabi na intindihan mo siya, kuha agad eh. Ano yung sinasabi niya? Professing themselves to be wise, they become fools. Marami mga tao na kala na lang matalino lalo sa internet, di ba? Didebate yan, chuk-chuk-chuk-chuk. O di ba, ganyan, o yan, o. Anong gusto yung topic? Yung sa bakla na lang. O di ba, mahal ng Diyos lahat? Hindi, mahal ng Diyos lahat. Natutunan ko yan sa research, ganyan-ganyan. Iba na, false doctrine, yung pastora. O di ba, sabi ng Diyos, maglingkod tayo, maglingkod ka lang. At papigilan mo yung babae. Hindi ko na sinabi, pinigilan eh. Ilagay mo yung sarili mo sa tamang lugar. Hindi. Ito yung sabi sa mga ano eh. Ganyan-ganyan. So, pinapalabas nila, matalino sila. Kaso, tinanggi nila yung Bible, bandang huli. Pag sinuma mo yon, tanga ka rin. Akala mo, matalino ka, tanga ka. Di ba, opposite sila eh. Pero ano yung katangian itong mga to? Number 4, conceit. Ibig sabihin conceit, nabanggit ka rin na sa Proverbs, dalawang beses, di ba? Excessive favorable opinion in one's ability. Magaling ako. Alam ko yan. Ay, parang mali ka daw. Hindi. Eh, parang mali nga ako. Hindi, huwag ko na siyang usapin. Kasi walang sa utang niya, walang katotohanan na makakonvince sa akin. Ha? Kaya nga pinag-uusapan natin, ang tingin mo ba sarili mo, hindi ka na wala ka ng mali or something? Kaya pag-usapan natin, kung sinabing tama agad ako eh, pag-usapan lang natin. So, okay, kahit mga pastor ganun, ha? Pinagsabi pa sa akin eh. Ito na ang huli kong sagot sa'yo. Salamat naman, sumagot ka. Parang utang na loob mo pa. Pero kung bisito kang tama ka, sabihin mo! Lalo preacher ka ba, nag-asawa ko ba, mag-pastor ka, mag-preach? Hindi dapat, kasi tabaho mo yan eh. Pero dahil hindi ako mali, hindi ako magkakamali yan. Kaya pag ganyan ka, maloloko ka, niloloko mo yung sarili mo na tama ka, dinidismiss mo yung isa. Tatlo na lang po, tapusin na natin. Naka 1.5 hour na, di ba? Verse 23, ito. And change the glory of the uncorruptible God to an image made like to corruptible man. So, pamilya na sa atin to, you know? And to birds into four-footed beasts and creeping things. So, pero anong point dito? Bakit tayo bisa naloloko at niloloko yung sarili natin? Ha? Yung kanina, glory. Ang babae, anong glory? Sabi sa Bible. Minsan yung hair. So, tama rin yun. Kasi magandang babaeng ganda. Ganda ng babae. Di ba? Yung mga matanda raw, yung gray hair niya, kasi wisdom yon. Yung mga lalaki, syempre yung lakas niya physically, tsaka mentally. Sabi doon sa Ephesians sa tayo, basta sabi doon, yung mga bata daw, pagligtas yan, yun ang glory nyo. Biroy mo, bata ka pa, ligtas ka na. Eh, ang glory ng Diyos, eh, napakarami. Siya gumawa lahat. Di ba? Matalino siya, hindi siya na uncorruptible, hindi siya namamatay, hindi siya may sira, hindi siya mag-degrade. Itong mga tao to, anong ginawa? Ha? Ibig sabihin, paano mo babaguhin yung glory ng Diyos? Yung ginawa lang sila ng, tawag dito, nabalitaan nyo sa Mexico, alam nyo, Catholic yan eh. Ang Guinness Book of World Record. Pinakamalaking Santo Niño. Ang pangit pa nakadaya, pero ay, loko-loko naman itong mga to, pero ewan ko ba? Ang laki talaga, ano ka eh. Nasyasyak ka eh. Ewan ko ba naman? Ang laki ng ulo, laki ng mata, parang anime. Kasi nagmamalaki nila ngayon. Ano ba itong mga to? Ganyan ba ang Diyos? Hanggang dyan lang kayo. Kasi yung glory ng Diyos talaga, hindi mo maano, hindi mo pwedeng lokohin eh. Kahit yung salita ng Diyos, hindi pwedeng lokohin niya kasi grabe yung wisdom dyan. Kaya yung preaching natin, hindi natin pinagpapalit yan. Hindi ako papayag na mas magaling si Peter Tanchi sa'yo. Sa business siguro, pero hindi salita ng Diyos. Amen. Hindi ako payag. Hindi dahil pride yun, kasi talagang kitang-kita ko eh.
history nila, started by businessman. Ang galing, that's naging church. Hindi magpapalito. Pero minsan tayo, maluloko tayo pag pinagpalit mo yung glory ng Diyos sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Again, sa church, ano ba yung mga pinagpapalit niya minsan? Yung doktrina. Pinagpapalit, okay na yan. May sinabihan akong ganyan. Pastor, Calvinist yan. Nakikipag-ano ka dyan? Dahil saan? Hindi naman sa pera eh. Hindi talaga. Oh, talaga naman. Hindi talaga. Eh, gusto lang nilang tumulong sa mga churches. Eh, Calvinist nga eh. Pag pinagpalit mo ang Diyos, hindi naman tayo, wala naman tayo anito. Pero minsan, sabi kasi yung mga idol, minsan pera, di ba? Ilang beses sinabi sa Bible yung pera, naging idol, yung mga personality. Pastor, mangunti yan si Billy Graham, sikat na sikat yun. Si Abante. Si Billy, si MacArthur, si Spurgeon, mga Baptist tayo, mabanata mo yan. Eh, ba Diyos ba yan kung mali siya? Nasabihin ko. Bilang preacher na salita ng Diyos, sasabihin ko, okay siya, kung hindi. Ganyan po lang, magko-compromise ka. Pag binago mo yung glory ng Diyos na hindi dapat baguhin at hindi mababago. Lolokoy mo yung sarili ko, sarili mo, okay na yun, kasi baptist naman siya. Yung baptist, ang dali lang mag-baptist, sabihin mo lang, baptist ka na eh. Wala na makakalam kasi nga, independent tayo eh. Never! Kaya point number 5, ano? Bakit tayo naloloko? Ano dapat natin iwasan? Ano nangyari dito? Yung glory, binago. Wala magbabago nun eh. Wala dapat makapagbago nun. Kaya number 5, naloloko tayo pag ikaw na yung nag-decide, okay? Deciding what is glorious and not based on self-determination only. Dapat walang makapagbago nun, Diyos yun eh. Kaya ang gawin mo, kilalanin mo, Diyos, ano ba siya? Ah, ito pala sinabi sa Bible. Ay, kaso maraming magagalit eh. Ay, itong sinabi sa Bible, yung bakla, galit pala Diyos sa bakla. Ay, kaso sabi ng ChatGPT, dapat ano eh. Scripted po eh, may sasabukan nyo. Dapat i-foster natin ang inclusiveness. Dapat tanggapin. Dahil magmahalan tayo. Hindi tinanong ko yung magnanako mo, mamahalin ko. Ay, syempre, hindi. Eh, ba't yung bakla? Eh, ba yung... So, wag ikaw mag-decide. Tandaan nyo yan. Kung humble person ka, alamin mo yung tama, alamin mo, kilalanin mo sino tunay na Diyos, huwag mo nang baguhin. Dahil wala sa ano yun, wala sa karapatan mo yung kapangyarihan mo, baguhin ng Diyos. Amen? Amen? Second to the last. Word 4, eh, magbasa, ready, go. Ay, sorry. Tayo sa 28. Ready, go. God gave them over to a reprobate mind, those things which are not convenient. Okay, so ano pa yung isang dahilan bakit tayo naloloko at niloloko lang yung sarili natin? Ano? Nabanggit ko sa inyo last time, di ba, kaya nga gusto ko ma-feel tayo ng salita ng Diyos even sa kantahan. Kasi po, pag yung kinakanta nyo, puro makamundo, syempre yun ang nasa isip mo. So, ginagawa ng iba, minsan tayo din. Ay, gusto mo mag-carnal ngayon, anong gagawin mo? Alisin mo na sa utak mo yung salita ng Diyos muna. Kami ako nabalik kayo pag linggo na. Eh, Lunes ngayon eh. So, ganito po yan. Ginagawa, pwede natin gawin yan eh. Self-deception nga eh. So, gagawin mo, huwag dapat ha. Ang ginagawa nila na huwag natin gayahin ha. Alisin, no? Removing God in your mind. Wala mo ng Diyos ngayon, no? Mawala ba ang Diyos? Hindi. Yung niloloko mo yung sarili mo. Hindi niya nakikita to. Okay lang sa kanya. Hindi naman siya, ano, sa kanan lang pag-isihan. Inaalis mo muna. Pero pag filled yung Holy Spirit ka, talagang yan. Pag mga regular attendee ka dito, siguro walang natatago sa'yo. Amen? Amen. Yung, kaya hindi ko na tinapos dito yung mga resulta. Dito lang tayo sa, ano muna, reason. Bakit yung iba pinagpapalit at niloloko nila yung sarili nila, bandang huli, papapahiya? Okay? Uy, soul winning time na naman. Anong gagawin ko?
Alisin ko muna yan sa utang ko. Matay ka. Pag inalis mo sa utang mo yan, ano ipapalit mo dyan? Di kalokohan. Wala ka naman Diyos pa rin. So, yan ang ginawa nila. Huwag natin gayahin. Number 6, ulit na. Number 1, ungodliness. Number 2, making excuses. Despite the clarity of the truth. Number 3, not doing right by God. Not worshiping God / serving God. Number 4, conceit. Number 5, deciding what is glorious and not based on self-determination only. Number 6, removing God in your mind. Sa halip na makapag-decide ka ng tama, inalis mo yung pinaka-importante sa utang mo, sa isip mo. Ang Diyos, yun siya yung mag-direct sa'yo, di ba? Kaya kasabi sa ba, ano na? Binanggit mo rin yun, di ba? Proverbs 3, 5. 5 and 6, ano yun? Trust in the Lord in all, with all thy heart and lead not unto thine understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Pag ang Diyos, ah, gusto kaya ng Diyos to? Pag ganun yung ano mo, nag-pray ka, nag-iisip ka, nag-decide ka, amen, hindi ka maliligaw eh. Amen. Gusto kaya ng Diyos na mag-asawa ako na believer? Hindi. Ay, kasi gusto ko pa rin eh. Baguhin ko yung tanong. Tanungin ko yung mga kaibigan ko. Gusto niyo ba yun? Okay yan, sige, wala. Wala namang pakilam sa iyo. Hindi mo sabihin ganun eh. Kaya number 7, last, dito, the last verse din. Sabi dyan, kayo, ready, go. Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Sino yung mas matindi? Nabanggit ko kanina yung artista na lang ulit, di ba? Kunwari, sinong kilala niyo yung ano? Yung kilala eh. Si Maria na lang. Hindi, bihira pa nga sa Pilipino, di ba? Napansin nyo? Pero meron din yung mga yan. Si Alawi na lang. Ano ba yan? Bana, no? Hindi, talagang matindi sa US na lang. Kunwari, si... Kailan lang kasi nakikita ko sa mga feed ko, si Jesus, Taylor Swift, kung sino man yan, may, basta may matagal lang peliko, matagal lang artista, Kesyo, ngayon sinasabi, nagsisisi na ako, bakit ako, binastos nila ako. Kumita ka na eh. So obviously mali yun. Pero, ang tanong ko nga ngayon, kung natin sino na lang, si Jennifer Lawrence. Lawrence yan, si Jennifer Lawrence. Ang tanong ko sa inyo, sinong mas malala? Si Jennifer Lawrence o yung mga umabuso sa kanya mga baklang director at producer? Sino mas malala? Pareho sila, pero mas malala yung umabuso, yung mga talaga nag-utos sa kanya. Gawin mo yan. At least makaipong ngayon, bayaran ka ngayon. Malaos ka na, at least nakaipong ka na. Ganyan lang yun eh. At wala, ngayon yan ang mundo eh. Hindi kailangan mapunta pa ako dun eh. Ebidensya ka, pastor. Tatanong ka pa? Kaya sabi dito, itong last verse, sabi dyan, alam naman ang judgment ng Diyos, impyerno, di ba? Basically. Ito mga bakla na pinusunitin, dapat daw sila, pinapatay sila. Kasi sabi dyan, ha? Yung mga gumagawa niyan, sabi niya, worthy of death. Dapat sila pinapatay, dapat lang patayin. Kaso sabi dito, hindi lang nila ginagawa yung masama, natutuwa pa sila sa mga gumagawa nun. Kasi parang grupo-grupo na yan eh. Kaya yung mga bakla, sino mong susuporta sa kanila, sa palagay nyo? Doon minsan may nakita mga bakla, sila-sila nag-aaway. Pero pag lalo sa, yan, sa internet, sino magsusulong niya? Yung mga bakla rin, malamang sa hindi. Yung may mga naluloko rin hindi bakla, pero still, magsusuportohan niya, kaya tuwa yan. Pag, ay, nanalo sa ganyan, no? Bakla na naman, isheshare ko pa yan. Para masuka yung ibang tao, eh, wala akong pakialam sa kanila. Ganun yung mga yan. Kaya ang number 7, again, ang topic natin, bakit yung mga tao niloloko yung sarili nila? Kasi number 7, kinatutuwaan mo yung ginagalitan ng Diyos. Having pleasure in what God hates. Malinaw daw, galit ang Diyos dyan. Ba't mo yan susuportahan? Sige nga. Kaya yung aking ano dito, apat na word, like, support, follow, subscribe. Tingnan nyo kung ano yung nilalike nyo. Amen? Sinusuportahan nyo, pina-follow nyo, amen-amen ka dyan, baka kulto yan. Hindi ka man nagtanong eh. Sinasabi ko lagi sa inyo, grabe yung panlulong sa panahon natin ngayon. Magtanong ka man at least.
Kasi baka makita ko, nag-like ka dyan, eh, ma-shock ako. Tumantuwa ka dyan, ganit ang Diyos dyan. Ano yung nilalag yun? Miss Universe. Eh, sabi siya, nakakapaos na ako dito. Pwede lang, magpahinga na lang ako eh. Pwede ko naman gawin yun eh. Ang dahing paso na ganun. Pag-preach lang, oy! Isang oras, hard stop. Hindi nga isang oras eh. Naka isang oras, 36 minutes na po ako, sorry. So, kasi kailangan tapusin na to. Alam mo, pagpabukas pa natin to. Mamaya, iba yung topic natin eh. Natutuwa ba kayo sa ganyan? Artista. Sino yung madalas mga artista, Miss Universe, ano ba? Yeah, mga churches na ano. Amen, amen ka kay Calvinist. I-share mo pa. So again, hindi ko sinisisi kung di nyo alam. Kaya nga alamin natin eh. Yan ang ginagawa natin dito. Inaalam natin paano di tayo madadamay at di natin lolo yung sarili natin. Kasi ganyan po yan. Again, tapos na po to. Tapusin natin sa mga experience natin sa soul winning. No? Sino yung pinakamahirap ma-win? Yung mga tumanggap na din sa Panginoon some way, di ba? Yung mga Pentecostal. Ako, dalawang oras na kami dito. Sabi ko, ayoko nang ulitin to, pero syempre gusto ko rin maligtas eh. Lagi siyang bumabalik doon, eh tinanggap ko nga yung Panginoon. Eh paano ko pong mali? Hindi naman mali, sabi mo kanina eh, hindi ka sigurado ligtas ka na eh. Ikaw nagsabi noon, bakit? Kasi yung tinasabi mo kanina, ito yung tinuro sa'yo, kailangan ganyan, nawawala yung kaligtasan, dapat tuloy-tuloy ka sa Diyos. Okay, so sinabi ko sa'yo, hindi ngayon, oh. Gusto mong tanggapin ngayon yan? Naku, mag-iisip yun ng ano, depende kung ma-pride. Pero sila nga yung ang hirap i-win kasi niloko nila yung sarili nila. Yan ang topic natin ngayon. Niloko sila. All this time, kahala nila, ligtas sila. All this time, kahala nila sa tama sa church. Kasi masaya dun eh. Masaya yung church namin. Siguro tama ito. Ganon. Kailan pa na. Eh, masaya din sa sinlibutan eh. Minsan eh. Oh, hindi pwedeng dahilan nyo. Masaya. Eh, dito na kami lumaki lahat. Eh, kami din sa Catholic. Ninuno pa natin, Catholic na. Ibig sabihin ba, tama? Oh. So, huwag mo loko yung sarili mo. Ngayon, kung niloko mo yung sarili mo, niloko ng iba yung sarili nila. Kaya nga sabi sa soul winning, alamin mo ano yung dapat mong approach. Tulungan mo sila na hindi nila loko yung sarili nila. Dahil na-commanded kanina ng Diyos, di ba? Huwag nyo loko yung sarili nyo. Mga Israel pa sinabihan niya. Mga Kristiyano pa, huwag nyo loko yung sarili nyo. Doon kayo sa totoo. Kaya let us know how to deal with these people, especially the sodomite self-deception. Pag nakita nyo, pinipresenta sila doon, siguro okay lang yun din. Niloloko nila yung sarili nila. Niloloko nila yung sarili nila. Naglolokohan sila sila mismo. Huwag ka nang paloko. Kasi isa pa, pag sinakyan mo yun, lolokohin mo yung sarili mo. Kunwari, ganito. Yan yan. May mga nagsasabi sa akin. Kasi they, isang classroom na yun eh. So pag sinakyan mo yun, lolokohin mo yung sarili mo. Ngayon, kaharap ka ni pastor ngayon. May kaibigan ka ng bakla, tanggap sila ng mundo eh. Tama ba yun? Pag nagkumiling ka doon, eh tama siguro yun. Siguro. Ano ba? Tama o hindi? Hindi ko alam eh. Gano'n ka, ang sabi kanina, mag-excuse ka ba kung gano'ng kalinaw na? Lolokohin mo sarili mo dahil takot ka lang, kalabanin nila. Lolokohin mo sarili mo dahil takot ka lang, masabihan. Takot ka lang eh, or gusto mong convenience na hindi ka nagpaliwanag. Kung alamin mo to, talagang magpapaliwanag ka. At totoo. Huwag kang may convenience lang. Kailangan nila yun. Kailangan mo rin. Basta, ang haba ng paliwanag mo eh. Eh, mabuti nga ngayon, meron ng link ko. Ito nga pala yung sodomitedeception.com. Ilang lang sineshare ko eh. Para at isyo yung ba doon, hindi nila alam na, ano nga ba yun? Kasi meron palang documentary dyan. In-explain kung paano tayo niloloko. Kahit hindi, basta ang tagal magpaliwanag eh. Dito, documentary. Mamaya, bago ka matulog, kaysa mag-TikTok ka, ano ka dyan. Mamahirap pa ba? Hindi na, kasi may link na lang eh. Amen? Amen. Shame on them. No, niloloko mo yung sarili mo. Tayo din, pag niloloko mo yung sarili mo, tindi mo naman, di ba? Ando yung oxymoron dun eh. Madalas iba, siniloloko nila ibang tao. Eh, paano pag niloloko mo sarili mo? Amen? Amen. Nakita na yung blunder ni Vice Pangit? Bago na tapusin to. Ito na, pinipredict ko na. Hindi ko na kailangan predict eh.
iiwanan siya niya kasi si Ai Ai ng mga kalokohan ito, mga ito eh. Hindi mo siya pangit si Ai Ai, pero in a way, oo eh. Pero in a way, kung mahal ka niyan, di ba? Tsatsagayin ka niyan. Totoo nung nagmamahaing, alam niyo si Ai Ai. Kilala niyo mo ba si Ai Ai? Mahaba-baba at ganyan-ganyan. Misa pag mahal ka talaga, mahal ka kung tunay ka ng babae, di ba? Walang problema. Kaso, binobroadcast niya. Alam, di niya alam, tinatawanan siya mga tao. At tuwang-tuwa dyan yung ABS-CBN. Kasi nababasa yung... Basta nga, misa yung andahing kwento dito, andahing chismis, ha? Ano iniwanan siya? Ba't nagulat ka? Diba? Eh, yung bakla, pag iniwanan ng ano, eto, mag-ano tayo, pustahan tayo, ilang taon niya, natagal. Depende. Tingnan nyo kahit sa mga showbiz. Tingnan mo, uy, may asawa dating ganyan. Isang taon, ilang buwan lang yan. O, syempre, hindi na yung bo-broadcast ng ABS-CBN, di ba? Maaring, oo, maaring hindi. Pero habang sikat pa, nakapakinabangan nila si Vice Pangit, hindi nila bo-broadcast yung negative. Pero pag hindi nila, kunwari, kinalaban sila, yun, bo-broadcast yun. Alam nyo ba kahit bakit iniwala si Vice Pangit? Bo-broadcast na yun. Ayun, ang blunder niya, maghintay lang kayo. Sigurado yun. Pag wala na siyang pera, siguro ang daming pera papalamon mo doon para masigmura ka nung, no? At pag dumating yung, yun talaga yung masakit nun. Para sampal sa iyo. Actually, hindi kita mahal eh. Hindi mo alam. Niloloko mo ang sarili mo eh. Alam niya na yun. Walang matinong lalaki papasok sa bakla. Ngayon pala nausulat. At tapusin natin dito. Baliktarin naman natin. Okay, bilang mga Kristiyano. So kasi yung isa sa mga ano natin dito yung shame, kabaliktarin ng glory, di ba? So ano dapat pag ano natin? Ano yung glory natin? Glorify natin yung binanggit ko sa inyo ng umaga. Jeremiah 9:23. May pala tapos, basta. Record to ah. Patay na siguro yung live, no? Kanina pa. 9:23. Magandang memory verse po ito. Ay, basa niya. Ready, go. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Ano dapat? Let him not glory in this, that he understand it and know it me, that I am the Lord which exercise love, kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Yung pala yun. Kaya nakakahiya sila, tapos nag-glory pa sa isang bagay na walang kakwenta-kwenta, baliktad tayo, baliktad rin natin. Saan tayo mag-glory? Kasi kahit mga Kristiyano, isa yun, self-deceptive din. Successful ang church kasi madami. Successful ang Kristiyano kasi naka-memorize ng isang chapter. Na 5 verses lang. Ano may mga success natin minsan? Kasi Bible quiz, ako yung highest. Maganda naman yung kaso, dito ka daw matuwa, hindi yung mayaman ka, mag-glory ka sa dahil mayaman ka, malakas ka, mag-glory ka dahil malakas ka, ano sineshare mo sa Facebook? Diba? Kasi yung share, ito mga pala yung nabuhat ko, ganyan, no? Oh, lakas mo naman! Iba naman, ay, wise naman ako. Alam nyo mo, gano'n ka talino? Ganito lang yan eh. Talino. Huwag daw doon. Kung sakaling go-glory ka, siguraduhin mo, kilala mo, at naiintindihan mo, ang Diyos, yun ang maganda. Eh, paano kung magmamalaki yun? Eh, practice mo. Kasi ang Diyos daw ay, napakaganda yung mga sinabi nito, ha? Siya yung gumagawa talaga, di ba? Kasi iba, minipeke tayo, ni-snow tayo. Ay, mapagmahal ako eh, kaya mahal ko rin yung bakla, di ba? Ako, mahal ko eh, mapagmahal ako. Ang Diyos, dapat kilala mo siya, siya yung totoong nagmamahal. Yes. Kaya, eh, mas no, inahanan mo yung mga bakla eh. Okay lang sila umalis, pero marami tayong nawiwin. Napipreserve natin yung mga tao. Yun ang mapagmahal. Amen. Kahit may magalit sa atin, yung totoong kailangan at may pag-asa pa, yun ang napipreserve. Ang Diyos yan. Judgment, oh, judgmental ka naman eh. Diyos nga, judgmental din eh. Pero tama. Tamang judgment. Righteous. At yun ang gusto ng Diyos.
So mag anong glory ba tayo? Tingnan mo lang yung website ng mga ano, mga iba, YouTube nila. Ano yung pinapalangalandakan nila? Music. O maganda naman yun. Pero pag puro yun lang, ano yun? Bakit ba pinopost nyo yan? Yung tanong. Ito pala yung aking bagong building project. Nakakaingit minsan din. Pero okay din sana. Pero doon ka ba nag-glory? Sana hindi. Pag kilala mo ang Panginoon talaga, yun ang nakaka... E paano mapakita yun? Minsan sa doctrine, sa practice, sa ginagawa natin. Yun ang i-showcase natin. Amen? Hindi pagbayabang, pero i-glory. Okay, so let's pray. Panginoon, salamat. Nakita namin yung contrast sa shame and glory, Panginoon. Nagtuto kami, Lord, sa shame. Mga bakla, Panginoon. Even kami minsan ay sa ibang bagay kami nag-glory dahil naisani kami, Lord. So I pray na kayo po ang nuturo sa amin, Panginoon, na glorify namin kayo mismo, Panginoon. Hindi lang sa salita, dahil ang dami na pong ginagamit yung script na to, ginaglorify ka, ganyan-ganyan. But in action, in reality, Panginoon, in truth, iba din i-display nila. So I pray, Panginoon, na intindihan namin, Panginoon, exactly kung ano yung gusto nyo, Panginoon. At sinabi din naman din sa Jeremiah na kilalanin ko na lagi, everyday, kilalanin ka pa namin ng gusto. Ano sinasabi nyo exactly kung ano dapat namin gawin sa buhay namin. So, ngayon po, Lord, kayo malulati at lalari nyo pa ang pagkain. Panginoon, maraming salamat sa nag-repair at sa basbasan nyo po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.